At para sagutin ang ilang maiinit na issue kaugnay nga sa gulo sa Makati City Hall, makakasama natin ng live si Senior Superintendent Elmer Jamias para sa ating segment na Yes or No. Magandang gabi po sa inyo, Senior Superintendent. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Unang-una po, sa inyong nakita po, paano po ba nagsimula ang gulo? Doon sa kanilang video ang inilalabas ngayon, ay mukhang private video yata na kinuha nila. Sa amin kasi lahat ng putiyas namin ay nanggaling sa media. Mm-hmm. Kaya't wala kaming sariling nakinuha ng mga video. Mm-hmm. Kaya tao na lang ang maghuhusga kung sino talaga nagsasabi ng katotohanan sa amin. Pero kayo po nandun. Wala po. Niyo po as sa ground amin. Commander po, hindi po dapat nandoon ng ground commander. Mm-hmm. Meron po akong in charge doon na aking assistant ground commander, mm-hmm, na si Superintendent Obong. Mm-hmm. Ang aking tinalaga doon. Mm-hmm. Yung encounter nyo na lang po ni Vice President Binay, ikwento nyo po sa amin, ano ho ba yung nangyari? Unang-una po, nung nakikita ko na maraming medyan dumarating at nagsabi nga na darating daw si Vice President Binay, ako'y natuwa. Dahil malamang pasalamatan tayo dahil tahimik ang Makati City Hall complex. Mm-hmm. Ngunit ako'y nabigla. Mm-hmm. Nung ako'y sumaludo, ay bigla na lang dumiretso sa nagturo sa aking nameplate. Mm-hmm. Ang sabi ko, Mr. Vice President, please acknowledge my hand salute, mm-hmm, for giving respect to respect to you. Mm-hmm. Eh matagal siyang hindi nag-acknowledge. Mm-hmm. At nagagalit na galit siya. Pero in-acknowledge niya later. Mm-hmm. Then, puro pinapagalitan niya ako. Mm-hmm. Sabi niya, Colonel Jamias, kilalang kilala kita. Mm-hmm. Sa Maynila, sa pagpatawad mo sa Maynila ng batas. Mm-hmm. Dito sa Makati, huwag mong gagawin yan. Mm-hmm. Lalabanan kita. Magkalaban na tayo. Habang ginaganon ako sa, mm-hmm, nameplate. Mm-hmm. At tapos na sabi niya, bakit ko daw hinaharang yung kanyang mga supporter? Mm-hmm. As ground commander, hindi po ako nangaharang, mahal na Vice President. Che-check ko lang po yung mga tao na mga pumupunta dahil baka po mapasukan tayo ng mga taong manggugulo. Hindi siya naniniwala. At patuloy pa siyang nagagalit sa akin. Sabi niya, pag alis ko dito sa harapan mo, lahat ng mga tao mo, aalisin ko, lumaban ka na, lalaban ako sa'yo, magkalaban na tayong dalawa. Mm-hmm. And then he left. Then afterwards, tumawag sa akin ng mga tauhan ko, si Major Ines, na pinitsirahan daw siya, sinuntok at ang aking mga police women. Mm-hmm. At pagkatapos nun, ay nag-report ako sa aking, okay, director. Kayo po ba linapitan na, o tinawagan ng isang emisaryo ng Binay Camp po? Ang aking kaibigan sa Makati ay gustong may tao raw na gusto makipag-usap sa akin at, mm-hmm, inuutusan daw na ni Vice President Binay. Pwede niyo hong i-identify kung sino po itong tumawag sa inyo? Sa ibang panahon, ilalahad ko ito. Mm-hmm. Kayo nagtitiwala sa kanya na siya ay totoong emisaryo, totoong may connection sa mga Binay? Totoo, dahil nakikita kong nakasama sila. Mm-hmm. Ano hong pagkasabi sa inyo? Sabi nga at gusto makipagkita sa akin, mm-hmm, at pinapapunta sila ni Vice President Binay, mm-hmm, para humingi ng reconciliation. Mm-hmm. Pero sabi kasinungalingan daw po yan, hindi po ba? Eh meron po ako ebidensya. Mm, ano nagpapatunay. Ano ho yun? Yung text po sa akin at saka hindi lang po sa text kundi personal na sinasabi sa akin. Pinuntahan kayo nitong emisaryo. Mm. Sakaling, tuloy ko lang, no? Sakaling yung emisaryo na ito, sabihin gustong makipagkita sa inyo ni Vice President Binay, kikitain niyo po ba siya? Maghihingi po ako ng clearance sa aking superior officer dahil sa nangyaring ito. Kanino po? Sinong superior officer? Sa aking pong regional director, mm-mm, kay General Balmoria. Magpapaalam ka muna bago makipagkita, if ever. Opo. Okay. Desidido po ba kayo na magsampa ng kaso? Opo. Anong mga kaso po yun? Sa ngayon po, ayoko po preempt yung resulta ng investigasyon na nabuo ng PNP. Hintayin ko lang muna po yung mga nung kanilang findings. Pero kanina sa DZMM, may tatlo po kayong binanggit. Opo. Sa sarili ko po, mm-mm, ako po ay mag-papail ng kaso laban kay Vice President Binay ng oral defamation, direct assault, at saka threat. Ano yung threat? Sabi niya sa akin, magkalaban na tayo, lalabanan kita. Pag alis ko dito, alisin ko yung mga tao mo.
Okay. Sa lahat ng ginawa po sa inyo ni Vice President Binay, ano ang pinaka na insulto po kayo? Yung yurakan niya ang aking pangalan na ako'y sabihin niyang isang marahas na opisyal sa loob po ng 32 taong kong bilang alagad ng batas. Wala po akong karahasan na ginawa at pang-aabuso sa aking serbisyo bilang pulis. Kanina po, babalikan ko lang yung tanong tungkol dun sa video. May pinakita si Mayor Junjun na video nga na pulis ang unang gumalaw, no? Hindi mga grupo nila. Ano pong inyong reaction dun? Paano nyo i-dispute yung pinapakita nilang video ngayon? Sabi ko nga po, yung video na yon ay private po siguro ang kumuha nun. Mm-mm. Sa amin po, wala po kami sariling nag-video, kundi pong lahat ng footages ay nanggaling po sa mga media outfit. Oh. Kaya po, ang tao na lang po makapag-uusga kung sinong nagsasabi ng katotohanan dito. Sino po itong police na ito na kanilang, yan, yung pinapakita nila sa video ngayon? Wala daw anong yan, helmet. Yung ina-identify na naka, parang cap lang, no? Parang helmet. I-identified po namin yan sa lumadating panahon. Oo. Magkakaroon daw po ba kayo ng investigasyon para matukoy kung sino po ito? Baharan na po yung task group investigation na mag-determine dito, tungkol dito. Mm. Bakit po, Colonel, hindi po kayo, parang ang dating po ninyo, no? Hindi po kayo natatakot na labanan ang pangalawang pinakamataas na leader ng bansa? Para sa iba, siyempre, medyo nakakatakot yun dahil vice president po ito, ito yung binabangga. Alam niyo po, bilang isang alagad ng batas, ang tungkulin ko ay ipatupad ang batas. Malakas, mataas, mahirap o mayaman, dapat ko ipatupad ang batas. Nice niyo po bang ipakita bago tayo mag-yes or no, ang inyong parang meron kayong letter of commendation galing kay Vice President Binay po? Apo. Ano po noong 1999 po, noong ako po'y napili bilang isang mahusay na alagad ng batas, nakatanggap po ako ng sulat na galing sa MMDA na sinasabi po ay ganito, "If there were more of your kind in the police service, Colonel Jamias, I am sure that our country would be such a peaceful place to live and work in. How I wish that we can clone outstanding people like you." Clone? Yes. Sinong nagpumirma? Sign, Jejomar Binay, Chairman, MMDA. Okay. Sa mga susunod pong tanong, alam niyo na po, yes or no lang ang maaari niyo pong sagutin. Kayo po ba ay hindi aatras sa paghabla? Hindi po. May tao po bang nasa likod nitong mga aksyon ninyo? Wala po. May halong politika ba ang aksyon ninyong ito? Wala po. Gumagarap lang po ako sa aking tungkulin bilang alagad ng batas. Sakaling humingi po ng sorry sa inyo si Vice President Binay, tatanggapin niyo po ba? Sa personal, tatanggapin ko. Ngunit, isasampa ko pa rin ang kaso sa ombudsman. Pabayaan na po ang husgado ang magdesisyon. So, yung susunod kong tanong, kung pakiusapan kayong i-atras ang kaso, ang sagot? Hindi po. May clearance po ba kay Pangulong Aquino ang pagsampa nyo ng kaso kay Vice President Binay? Wala po. Ito po bang nagpatupad ng maximum tolerance sa mga pulis sa Makati City Hall? Opo. Okay. Maraming pong salamat sa inyong panahon, Senior Superintendent. Thank you, sir. Thank you. Franco.